ang pollution. Ito ha, Profi. Isa yan sa malubhang suliranin na patuloy na nagdudulot ng pinsala sa ating kalikasan at kalusugan, kung saan ito ay nagre-resulta din sa pagkasira ng ating ekosistema na talaga namang nakakaalarma. Kaya naman ngayong umaga, makausap natin si Fonnie Dizon para bigyan tayo ng malawak na impormasyon patungkol sa plastic pollution. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Tony. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Good morning po, Sir Tony. So, can you explain ano po ba yung mga pangunahing sanhi o kaya yung mga dahilan ng plastic pollution dito sa bansa? At paano po ito direktang nakakaapekto sa ating kalikasan? Unang-una, maganda yung pinakita niyong story kanina. Tama yun, no? Malaki talaga yung problema natin. Even nga yung in-interview ninyo ng mga kababayan natin, hindi pa talaga alam kung anong gagawin. Napaka-dami volume ng plastic na napoproduce dito sa ating bansa. Sabi ng DNR, 2.6 million metric tons, no? So, malaki yung problema na yan. Isipin pa natin, no? May mga iba pang mga bansa na nagtatapon din ng iba pang mga plastic trade nila na kung saan ay umaabot din dito sa ating bansa. At ito nga, napapanahon na nga na tag-ulan na, yan na naman yung magiging problema. Karamihan talaga dun sa nakikita natin na nalilikha ng ganitong problema ay itong dami ng volume ng plastic dito sa ating bansa. Alright, marami po mga pananaliksik and even infographics ang nag-circulate online patungkol doon sa paggamit ng plastic ng mga Pilipino at yung pagkalat nito sa mga ilog natin, sa karagatan. Ano po yung epekto nito sa ating mga marine life, maging syempre sa ating anyong tubig? Go ahead, sir. Una, napakalaki ng problema talaga ng plastic. Bukod sa hindi talaga ito nag-biodegrade, kaya nga mapapansin natin, maraming mga pag-aaral, ang daming natatapon na plastic sa karagatan, nagpo-pollute na ito. And at the same time, ay halos yung mga marine lives natin ay apektado na rin dito sa pollution na ito dulot ng plastic. Ang isa pang problema nito ay may mga klase ng plastic na nagbi-blister ito, no? So lumiliit siya dahil na rin siguro sa klase ng chemicals na ginamit ng mga industriya na gumagawa nito. Ang turing na nito ng mga marine life ay akala niya ay pagkain. At yun nga yung isang, kumbaga, another problem na kailangan natin kaharapin. Bukod pa dun sa dami ng volume ng basura na dito, no, na nakalagak lang sa ating mga landfills, alam naman natin, pag tag-init, nagkakaroon kagad dyan ng reaction, sumasama yan, nag-leach yan, no, yung mga klase ng toxic chemicals na present sa paggamit pa lang ng ganyang mga petroleum-based na plastic ay talagang magdudulot ito ng pinsala, maging doon sa ating kalupaan. At isipin na lang natin, kung may mga toxic chemicals present sa mga plastic, isipin na lang natin. Yung mga mamamayan natin, ano yung pwedeng simpleng hakbang na gawin nila o ng mga individual para makatulong dito sa pagbabawas ng plastic pollution po sa ating bansa? Maganda, binanggit nyo yan dahil nga una, napakatagal na, may batas po kasi tayo dito. Yung Solid Waste Management Act, napakatagal na po nito. Hindi lang talaga siya napapatupad ng maayos . Doon pa lang, sabi nga at the source, kailangan mag-segregate. Inabisuhan natin yung mga kababayan natin, i-segregate po natin, ihiwalay po natin yung mga plastic na mga panapon natin, dahil pag yan ay pinagsama-sama at yan ay itinapon natin sa mga panapon, ay ganun pa rin po yung magiging resulta. Natutuwa tayo, may mga kababayan tayo na nag-recycle, katulad nung
mga ilang mga kababayan natin, mga ilang organization nire-recycle. Pero ito po ay stopgap measure lamang. 9% lang po ng talagang volume ng plastic waste dito sa atin ay talagang nare-recyclo. 19% talagang nasusunog at sinusunog. 50% lang talaga yung napupunta doon sa landfill. At talagang ito pang isa pang problema natin. Sabi nga, sige, nag-segregate tayo. Pinag-iwahiwalay natin yung mga panapon natin. Pero pag kinolekta naman ito, ay magkakasama pa rin. So yung waste management system natin, kailangan talaga i-address ng maayos ito. Dahil magiging kaakibat at kakabit ito doon sa pag-solve natin sa problema natin dito sa basura, lalong-lalo na yung mga plastic pollution. Ikalawa ay napaka kailangan yung panawagan ng ban toxins ay talagang yung tinatawag na global transparency. Dito kasi sa mga plastic na ginagamit natin, wala ni isa sa atin nakakaalam na napakaraming toxic chemicals na ginagamit dito. Hindi lang po ito dun sa mga sisidlan na yung mga pinaginagamit natin, yung mga inilalagay ginagamit natin sa pagkain, kundi yung iba pang mga klase ng mga plastic products, kabilang na dyan yung mga laruan na kung saan ay na pag-alaman natin na talagang napakaraming toxic chemicals. Sino po ba yung nakakaalam yan? Kung hindi po natin isasaayos yung sistema dito sa ating bansa, maging yung maitaas yung kamulatan ng ating mga kababayan na kailangan talaga nating mag-reduce sa paggamit ng plastic dahil nga sobrang dami na po ng volume ng plastic waste dito sa ating bansa, kailangan matutunan po natin ito at the barangay level pa lang sa mga communities natin. Very interesting yan, no? I remember there was once this video na kung saan parang meron silang campaign na kung saan tinatapon lang nila yung plastic tapos kukolektin nila ulit for the sake of parang kunwari may ginawa silang project. I think na lang. Napakagandang importansya nito para sa maraming government agencies from the barangay level, yes, na talagang ma-integrate itong pagkawala ng environmental degradation if we're talking about pollution sa plastic, no? Siguro maganda po na mailagay natin sa isipan ng ating mga ka-RSP kung ano po ba ang dapat na payo para sa kanila sa usapin ng plastic pollution. Sir Tony, go ahead. Una, maraming salamat. Nabanggit mo yan. Kanina na nanonood ako, binabanggit yung patungkol doon sa extended producer's responsibility. Napakaganda po niyan. Magandang sistema yan na kakailanganin para, sabi nga yung mga produktong binibili natin, ang may pananagutan po pagdating dun sa kung pag-uusapan natin life cycle from the production to the disposal, dapat po ay may pananagutan dyan yung ating mga producers. Para hindi na lang po palagi yung consumer ang naisasaalang, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng mga panapon o yung mga basura. Mahalaga po talaga na may collection system tayo dito sa ating bansa. Pero ang pinakakailangan natin, yan ito ay mga kumbaga immediate na mga programa, sistema na kailangan ma-install dito sa ating bansa. Pero may kailangan pa rin talaga tayong i-address na napakalaking volume pa rin nitong basura. Kung kaya ang ban toxics, kabilang iba pang mga environmental groups ay nakibahagi dito sa katatapos pa lamang na plastic treaty, na kung saan, kasi itong problema sa plastic pollution ay hindi lang dito sa ating bansa . Maging ang mga iba pang bansa ay problema din nila yan. Kaya ayaw naman natin na ang mga mayayamang bansa maghahanap yan ng matatapunan nila nitong mga plastic waste dito pa mapunta sa ating bansa. Kaya tayo po ay nakibahagi at talagang iginiit natin yung mga ilang mga provision na mahalaga pong maisama at mapag-usapan ng iba pang mga bansa dito po sa plastic treaty. Ayan, mga ka-RSP, tandaan natin yung sinabi ni Sir Tony, ha? Mag-segregate. Tayo pa lang ay simulan na natin yung segregation. Let's start with ourselves. Samantala, marami naman tayong napulot na aral ngayong Tuesday morning mula kay Sir Tony Dizon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin, Sir Tony. Maraming salamat sa Rise and Shine Pilipinas.